the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone. The land thereof shall become burning pitch. Shall not be quenched night nor day. The smoke thereof shall go up forever. From generation to generation, it shall lie waste. None shall pass through it forever and ever. But the cormorant and the bitter shall possess it, the owl also. The raven shall dwell in it, and he shall stretch out upon it the line of confusion and the stones of emptiness. He shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing. Thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles, the four fortresses thereof, and it shall be an habitation of dragons and a court of owls. The wild beast of the desert shall also meet with the wild beast of the island, and the satyr shall ride his fellow, and the sleep owls also shall rest there, and find for herself a place of rest. Satyr. Sino ba? There shall the great owl make her nest, and lay and hatch, and gather under her shadows. There shall the vultures also be gathered, every one with her mate. See out of the book of the Lord, and read, no one of these shall fail, nor shall one permit, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it to them by line. They shall possess it forever, from generation to generation shall they dwell therein. Pray, Lord, mga salamat sa mga salita. We pray na kayo pong pala sa pag-aaral. At makikita po hindi yung ibang bagay dito, Lord. We pray manawag na sa amin lahat ng tindihan. Mag-iingat po kayo sa amin na kayo pong sinag-uwiyo mamaya. Sa aming pag-aaral again, gusto sa inyo bawat isa. Itaas ang salita at katotohanan. Alam po, Lord, kayo maglalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Okay, so balikan ko lang yung last four, no? So last time, yung a beacon upon the top of a mountain. And then, at last in the Lord, not on mere numbers. Then, a king shall reign in righteousness. And then last week, the Lord is our judge, lawgiver, and king. So, this chapter na naman, common theme, a judgment, pero may bago dito yung, hindi yung bagong-bago actually, pero ang focus natin dito ngayon, kaya ang title natin ngayong gabi is, Judgment of the Nations, so judgment na naman, parang last week, judgment, ano kaya makakangala, ano, sino nagtago? Agal ko na hindi nagamit. Judgment eh. Nilag na. Last week pala dapat, no? Judgment. Ano yung sabihin judgment? Yan. Dami ng pukpuk ah. Yan. The judgment of the nations. So common po yan na pag-aaralan natin, pero ngayon talagang pinakita dito, no? So may pinili siyang lugar actually dito, pero pag tinignan mo, binasa mo, kinuha mo yung context sa buong mundo to. The subtitle natin is Seek Ye Out the Book of the Lord. Ano ba yan? Seek Ye Out of the Book. Seek Ye Out of the Book. Yan, mali yan. So, seek ye out of the book. Sa Tagalog, hanapin mo sa libro ng Panginoon. Ano ba yung libro ng Panginoon? Ano ba yun? Gana may iba eh, di ba? Kaya parang subtitle, actually itong gusto ko nito yun, no one of these shall fail. So paulit-ulit din sa Bible, mga salita ng Diyos, pag sinabing fail, magkukulang, sasala, or hindi matutupad, parang ganun.
So wala daw, walang sasalita ng Diyos ng papalya. Yan. At ang context dito, judgment. So nakakita ba kayo ng... Yan, ngayon, inuusig si Alice Go, saka si Kay Buloy. Sana matuloy. Matuloy kaya yon? Hindi mo alam eh. Si ano, nakulong ba yun siya sa bahay? Nakulong si Jinggoy, di ba? Ilang buwan din. Sinakalang. May taon ba? Ha? Divorce law. Ano? Approved na? Really? Hindi kinabalitaan. Ginapang? Nga sa lower house. Senado naman nagkakalaman eh. Depende yan eh. Tayo na punta doon. Ah, judgment. Hindi. Kay Biloy, yan kay Jinggoy. Layo naman. So si Jinggoy nga, ilang taon nagulong ba yan? Taon din ba? Anong taon din? Hindi alam. Ang hindi na nakalabas si ano, no? Si De Lima. Tama ba? Nakalabas na rin. Hindi ko na balitaan. 2022 pa. Duterte. Saan ba tayo napunta doon? Yan, so minsan parang kala mo hindi mangyayari. Kasi nga, maraming pwede mangyayari. Lalaban yan, siyempre. Tayo naman, minsan hindi naman natin gusto rin asgan yung kapwa natin. Amen? Hanggat maaari. Naalala ko tuloy, anak naman ng pastor na naman. Siyempre, mga talino rin, kaso hindi. Karnal eh. Kaya dalawa yung nag-pray sa kanya eh. Iba, pinag-pray siya ma-reconcile. Alala ko tuloy si pastor, panalangin niya. Lord, kung di mo gagamitin yung mga anak ko, kunin mo na lang. Lagi niya sinasabi, hindi ko, ngayon pa ngayon, naitindihan mo na ito eh. Tindihan niya ba yan, Peter? Sama nun. Hindi niya kasi naitindihan. Katulad nung, ginagamit ngayon yung anak niya na ano. Sinisira yung ministry niya, nagkakagulo. So, laking damage na pwede niyo magawa. Nadab yun na ba yun? Ayan, yung anak naman ni ano, Aaron. Kasi panahon nila, ang ganda eh, no? Patay agad eh. Depende rin. So, huwag naman tayong umabot sa ganun. Amen? Ito kaya nga yung series natin yun para makita rin natin. Hindi naman sa anak ko lang yan, ha? Sa inyo din yun. Na. So, yeah. So, judgment of the nations. Sa Revelation, tapos na natin yun. Alam na natin kung kailan nahuhusgahan talaga yung nations. Amen? So, meron pa rin nations, pero yun nga, hindi pwede magyabang. Ano mamayabang na bansa ngayon? Bukod sa US, Russia, China. Yan ang pinakamayabang ngayon. No? Wala yung galit sa Diyos yan. Eh. Humanista eh. Tapos kailan lang, parang binanggano naman yung Pilipinas. Tama ba yun? Tapos, si Alice Go, parang ano eh. Hindi siya natakot eh, no? Alam niya yun. So yan. So kaya ngayon nga, ang tanong, mangyayari ba yun pag si Kibulo, yung makakulong na nga eh, no? Pero hindi natin alam, baka mag-VIP rin yun. Nakakasar eh, no? Gamitan lang yung mga yan. E paano yung mga nations na yun? Napakalalakas, napakayaman. Husgahan kaya ng Diyos yan. Ito na kayo mag-usapan natin ngayon. Kasi again, siguro yung iba sa inyo, hindi nyo pa nakikita yan eh.
Punta kayo sa mga bansang ano, yayabang yan. Sa Europe. Di ba doon, kaya ngayon nangyari sa France, di ba, nung Paris Olympics. Yun yan, pinapakita na nila eh. Dati kahit pa paano, takot pa yung mga yan. Ngayon, palibasa, alam nila, katulad niya, may pastor na naman daw na tanda na, pumatol pa sa ano, tinanggal. Wala tayong pakidong Calvinist yun eh. Pero still, talagang gusto niyang ano eh, ang tawag dito. Sino-showcase nila yan? Kasi nga, yan, kata si Kuy Buloy, ah, pastor, nakulong. So, yung mga katolikang wala namang alam sa ano. So, na nadadrag yung pangalan ng ano. So, kaya yun yung pag-usapan natin ngayon, mahusgaan pa yan, mahusgaan yan. Misa pa, hindi tayo naniniwala kasi ayabang itong mga to. Parang, paano pa babagsak ito ng Diyos? Kaya niya yan. Okay? Kaya umpisa natin, sabi dito, again, title natin, Judgment of the Nations, pero subtitle, Seek Ye Out the Book of the Lord. Tuloy na natin yung title. Nan and read. Okay, hanapin mo, basahin mo yung salita ng Diyos, yung Bible, walang papalya dito. No one of these shall fail. Okay? Kahit pa, ang tagal naman ng judgment eh. Ang tagal. Hindi nga, ang ganda niyan, alam mo yung revelation, di ba? Isa-isayin mo yun, pag naiayabangan ka sa mga ganyan, kasi darating yan eh. Bihira ko na sa US, alam mo yung ginagawa sa US, gusto mo maging, ano nang, tanong mo nga yung bad. Inano ba nila yung kanilang pagka-Pilipino? Ganun yun. Pat lalo sa Israel daw, pag Kristiyano ka, hindi ka pwede. Re-renounce mo yung pagka-Kristiyano mo. Yun yun, bago ka mainabang sa kanilang, yun yun. Okay? So, hindi yan okay sa Diyos. Doon ngayon, pag tinitingnan mo yung mga Western na ano, nation na niyayari sila ng Islam tsaka ng komunista, parang judgment na rin ng Diyos yun eh. Alam niyo ba nangyayari sa ano ngayon? Kwento ko last time, di ba? Sinasakop na sila, konti-unti, mga Muslim. Tapos pag tinuligsa pa nila, pa-victim pa. Eh dapat ay yaman nyo eh, dapat bigyan nyo kami ng ganyan, ganyan. Kaya nagreklamo yung mga mahirap naman na Amerikano at saka mga European. So in a way, judgment sa kanila yun eh. Tapos naging extreme naman sila ngayon, gusto nila. Bigla sila naging Kristiyano ngayon. Oh, lumalis na kayo dito, mga Muslim, Kristiyano to. Kristiyano ba yung tsura nyo? Kaya nakakatawang nakakaano, pero kaya ma-relate mo dito, lalo na pag dumating talaga yung judgment ng Diyos. Amen? Totoo to. So, kanina binasa na natin, pero isa-isa natin. Kaya sabi dyan, come near ye nations to hear. So, parang ini-invite niyang makinig. Ano kaya sasabihin sa atin ng Diyos? And hearken, ye people, let the earth hear and all that is therein. The world and all the things that come forth of it. So, lahat na. Pati ibon. Pati aso, makinig kayo. Anong ganun. Mga yan sabihin. For the indignation of the Lord is upon all nations. Dahil lang Diyos daw ay galit. Hindi lang sa Germany. Iba, kanya-kanyang ano yan eh. Pag nasa US ka, kalaban, Germany, Afghanistan, Iran. Pag nasa Iran ka, US ang malaban. Kanya-kanyang ano yan eh. Sinasabi sa Bible, lahat yung mga yan. Eh, basta paano yung mga nation na medyo, ano? O, yun nga eh. Ang tinutukoy kasi dito, yung karamihan ng tao sa libutan. Eh, tayo, taga-langit naman tayo. So, in effect, hindi tayo taga-mundo. Amen? Yun yun. And his fury upon all their armies. So, galit daw ang Diyos sa nation, pati lalo sa armies. Army, depende. Buti nga kung depensa talaga. Yung ibang army yun, di na depensa eh. Ginagamit ng mga pawns or parang ginagamit mga politiko ba? Lagi sabi sa inyo, di ba, yung sa pandemic, ginamit nila yan. Yung mga nasa Senado, papirma-pirma lang yan. Pero, ginagamit yung mga sundalo. So tayo, i-restrict tayo ng mga sundalo. Sa lip na protektahan tayo, di ba? Anong ginawa ng sundalo ng pandemic? Gusto mo pumunta doon, hindi pwede.
Yeah, yun po. Actually, ang daming mga testimony mga Kristiyanong naging Kristiyano talaga. Na-realize yung mga yan. Talagang galit na galit po sila sa army nila. Amen? Hindi ko sinabi magalit kayo sa maling paraan, ha? Ibig sabihin, huwag kayong titiwala dyan. By the way, hindi naman lahat na pero marami dyan, mayabang. Nagkataon kaya yun? Hindi nagkataon yun. So, ang dami nangyayari sa mundo na sana naintindihan natin. Yeah, anyway, so natagal lang ako kasi nga para ang pag sa unang basa mo kasi dito, tapos hindi mo alam yung background, parang Diyos ang kalaban eh. Magtatanong ka pa, kaya iba hindi pinipreach to. Parang, ba't galit ang sa Diyos ang army? Diba? So, kaya maintindihin natin. So, kasi yan, mga maabuso yan mga yan. Okay? He hath utterly destroyed them. Ito, interesting na word kasi kanina, galit lang ang Diyos, pero dito, tapos na eh. He hath utterly destroyed them. So, kaya again, pasok na dito yung idea na ito yung pangkalahatan. So, again, sa Revelation 19, diba, yung battle of Armageddon. So, dun yung lahat lilipulin ng Diyos, si Jesus. Lilipulin yung beast, yung Antichrist, tsaka yung army niya. Okay? So, ito yung ano na parang foreshadowing. So, tapos na, utterly destroyed them. So, sa perspective ng Diyos, tapos na yun. Ngayon muna tayo. He had delivered them to the slaughter. Tagalog lang, pinatay sila. Yun lang yun. The slain also shall be cast out. So, pagpatay na, yung katawan nila, parang tinapon. Nakikuha niya yung picture. Ano to, masalimuot. Pag hinusgahan daw sila, patay, tinapon pa yung bangkay. And their stink. Ano yung stink? Baho kasi, nalaagnas na nakamoy na ba kayo ng namatay na daga ko natin, di ba? Daga pa lang yan, lalo pag pusa, yung aso. Yung tao. No? And their sting shall come up out of their carcasses, and the mountain shall be melted with their blood. So again, ha, figurative to. Hindi naman namin melt ang ano, pero sa dami nung namatay. Okay, tutuloy niya pa yan. And all the host of heaven shall be dissolved. Ito yung medyo, ano nga yung sabihin nun? Pag dissolve, parang, ano to, pati mga anghel? Kasi host of heaven eh. Hindi natin alam. Pero parang sinasabi dyan, minsan kasi, inukumpara yung mga mataas na tao, di ba, sa heaven, mataas. Ibig sabihin lang, parang kahit mataas ka pa sa paningin, ano yung mataas na sundalo ngayon? Hindi nagkakamali yung Navy SEALs ang ano dyan eh. Talagang pinakamataas yung qualification. Hindi ako nagkakamali, ha? So, kahit sino ka pa, sinabi yung dissolve is para mautunaw, ganun din. And the heaven shall be rolled together as a scroll. Familiar ba yung term na yan? Revelation, kaya sa kanta natin, di ba? End times yun. And all their host, army lang din yan, shall fall down as the leaf falleth off from the vine. Imagine niyo yung dahon na natanggal sa puno. Yun lang ibig sabihin ng patay. And it's a falling fig from the fig tree. So parang bunga na lalaglag. For my sword, sinong may dyan, ang Diyos, shall be bathed in heaven. Papaliguan. Ba't papaliguan yung sword? Anong pang papaligo? Behold, it shall come down upon Idumea. Ito yung sabi kong dalawang lugar, Idumea at Bozra mamaya. Sa Edom po yan. Isa yan sa mga kalaban ng Israel. So, galit ang Diyos dyan dahil hindi kay Iso, pero actually, sa tao. Okay, sabihin ko na lang kasi nga, ibanggit ko na isang ano yun, diba? May mga nung sina Moses, sina Joshua ay pumasok nga sa Promised Land. Iniwasan nila itong mga ito. Kasi kamag-anak nila yun, Ammonite, Moabite, Edomite. Tatlo lang naman yan eh. Kamag-anak nila yan eh. So, iniwasan nila, pero bandang huli, inusig din sila. Kaya ang daming judgment sa kanila. Okay? Kaya, kaya nabanggit dyan, upon Idumea and upon the people of my curse to judgment. So again, ha, kanina, lahat ng nation ngayon, specific lang para ma-remind tayo, anong klaseng tao ba to? Galit na galit ang Diyos dyan.
So kinuha pa rin yung galit ng Diyos ngayon sa buong nation na, buong mundo basically. So, the sword of the Lord, sabi kanina, pinaliguan daw yung sword. Saan pinaliguan? Dito sabi, the sword of the Lord is filled with blood. So again, papatay siya ng marami. Yun ang ibig sabihin nun. It is made fat with fatness. So parang pinipicho na kumain, di ba? Tapos tataba yung sword. Yung sabihin na talagang daing mapatayin. With the fat of the kidneys and lambs, of lambs for the Lord, that's a sacrifice in Bozra and a great slaughter in the land of Idumea. So yun yun. So maraming mapatay basically. So simula dito, lalo kami sa 11, so mga babanggit ngayon, mga hayop. Kami ako napaliwanag. Sabi dito, yung unicorn. So, may unicorn pala. Alam nyo yung unicorn? Hindi napanood nyo sa cartoons. Yan ang unicorn nila. Pero, sa Bible, yung uni is one, corn is parang horn. So, ibig sabihin, isa lang ang horn. So, maraming hayop na isa lang ang horn. Actually, hindi, konti lang eh. No? Rhinosaurus lang. Yan lang ba? Kasi karami yun, dalawa eh, no? At least. Ha? Ha? Walrus ata. Walrus. Sa dagat naman yun. Oo nga, isa nga rin. So, Rhinosaurus, pwedeng gano'n. So, at na-describe yun actually sa Bible din, na ano yan, malaking hayop yan. So, tama yun. Basa ko yung Rhinosaurus dito. Shall come down with them. Sino yung them? And the bullock with the bulls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. So, ibig sabihin, talagang labo-labo na dugo sa abo, o sa alikabok. Maraming mamatay, basically. For it is the day of the Lord's vengeance. Asama naman, kasi may gaganti siya eh, gaganti siya. Ngayon po, kaya kahit mga churches ngayon, mga compromiser, ginagamit na yung salita ng Diyos, basta palagi niyo okay sa Diyos yun. Sino dito yung panalala ko dito si pastor dito, kanina panalala kasi nga, matyaga siya, minsan kinukupan yung sarili ko, ano ako ba, masyado ba akong ano, malupit ba ako? Hindi naman. Ha? Sabihin niyo! Kasi paratang kayo na gano'n. Eh. Isa, marang maniwala ka rin. Kasi yung asawa daw niya, inuumpog daw sa cabinet. Sabi, ganun? Ganun ba ako sa palagay niya? Anyway, si Pastor maano yun. Yan nga, si Pastor. Tahimik lang yun. Ganyan lang yung pag ginalit mo. Yun lang yun. Lalo nung ano na. Basta palagay nyo yung mga ginagalit nyo tahimik lang. Pag nagkaroon siya ng pagkakataon, anong gagawin sa'yo na? Nakikita nyo ba? Lalo kung righteous, kung nasa teacher nyo na lang. Hindi din tama yun ha, obviously. Pero kung natin na lang, tamad-tamad nyo, naasal mo pa, eh may grades din kayo sa conduct, di ba? Deport, ano? Deportment. Alam nyo na. Ngayon ako ay parang nagkaroon ako ng ganun eh. Yung mga kalimutin teacher na yun talaga. Nagbibiro lang naman ako kasi pinagbuhat kami. Sabi ko, bagsak ko to. Sabi, nasa likod ko pala. Yari ako. Kaya nung makita ang grades ko nang, ba't ganito ka baba grades ko? Okay ba? Anyway, hindi, paano nga kung righteous yung tao, inasar-asar mo? Sige nga, nanay mo, tatay mo, atsagay naman ako niyan eh, kala mo lang yun, sa palagay mo ba? Oh, ay lalo ang Diyos. Ah, si Pastor, walang magawa yun, pitch lang naman yan eh. Yun ang akala mo. Totoo na wala akong pwedeng gawin sa'yo, pero actually, hindi akong pwedeng gawin sa'yo, sabi ko nga sa inyo. Obviously, hindi ko gagawa ng masama na gusto ko lang. Obviously, amen. Pero may mga blessing naman na pwedeng i-withhold sa inyo. Alam nyo ba yon?
Hindi nyo alam yun, bahala kayo. Hindi matalino kayo. Huwag nyong sasadyain lalo ang aasarin yung mga, basically kahit sino. Eh lalo ang Diyos. Ito sinasabi dito, ngayon, sinatsaga tayo ng Diyos. Yung mga iyabang yan, mga bakla, kung ano ganyan, mga post-teacher, si Pope na naman, talagang balitang balita. And ako, di na ako nagulat kasi matagal na yun eh. Pero ngayon lang siya talagang ano, gapapala na siya. Ngayon dati hindi ganyan yan. Hindi nyo na alam yun, no? Panahon namin, kasi binabasa ko talaga yun eh. Mukhang ganito ang paniniwala ni Pope, kasi pero hindi, ano, hindi hayagan. Katulad ni Kiko ngayon. Ni Pope. So, So, ang Diyos, nag-aano lang, hinahayaan lang, sige lang, gawin nyo lang yan. Later, gagantihan ko kayo. Itindihan na. So, again, di lagi masama yan. Again, pag righteous judgment, okay yan, lalo sa Diyos. Kaya sabi dyan, for it is the day of the Lord's vengeance and the year of recompenses. Ibig sabihin, gagantihan na for the controversy of Zion. So, yung medyo, ano kaya controversy of Zion? Kasi yung controversy is parang mga bagay na topic na pinag-uusapan, di ba? Ganyan yan eh. So, kahit yung Israel ngayon, ano yan, daming ano dyan, pag nabanggit mo lang Israel, ano yan eh, punong-puno yan ng, sabi natin, maraming opinion na about dyan. Kasi nga, from the start is, sento talaga sila ng ano eh, controversy, okay? So, people of God sila dati, ngayon hindi na, pero so, in a way, gusto nilang ma-associate pa rin doon. Of course, hindi na totoo yun. So, maraming kasi nungalingan, maraming controversy, basically. So, yun. So, gagantihan ng Diyos. And the streams thereof shall be turned into pitch. Ano yung pitch? Sa baseball ba yan? Nilalagay sa? Waterproofing, di ba? Alam na alam niya sa Genesis 6 sa kay Noah, di ba? Ano yung katumbas ngayon nun? Hindi ako nagkakamali yung parang ano yung asfalto. Hindi naman ako sakling ganun. Pero parang sabi dito kasi pag mga ganun, nausunog yun eh. Hindi na naalala ko dito yung asfalto, di ba? Ano yan, sinusunog yan eh. And then, pagkapit nun, ditigas. So, yung streams, obviously, tubig. So, yung tubig daw nila, streams, magiging pitch. So, anong isabihin nun? Judgment yung mawawala, maghihirap, matutuyo. E sabi dyan, the dust thereof into brimstone. So, yung dust, hindi naman pangit yan eh. Ano yun, parang lupa yan eh. Okay? Pero brimstone, ano yung brimstone? Ha? Asopre. Sulfur daw yun sa mga yun. So, walang pakinabang, maraming pakinabang doon. Ano yung pakinabang sulfur? Nalagay yata yun sa ano? Disinfect? Nalagay sa ano pala yun, sa sabon? So, anyway, sa pag maraming ano yun, hindi yun pinakinabangan. Kung alam nyo nga yung solvent Gomorrah, ano yun? Kaya hindi na matayuan ng ano eh, combustible pa. So, ibig sabihin, sinunog sila. And the land thereof shall become burning pitch. So, parang, ano mangyayari sa kanila? Nakita mo sa Revelation, di ba? Susunugin. Parang Sodom and Gomorrah, basically. Pag pinaulan na ng brimstone. Tuloy lang natin, it shall not be quenched night or day. Yan. So again, ito yung medyo, pag tinignan mo lang context ng Isaiah lang, at Edom lang, parang forever. So hindi talaga, ano eh, hindi yun lang yun sinasabi dyan. Again, ulitin ko na lang, basa iba, bago. Sa Bible kasi, malalim yung ibig sabihin nito. May mga secondary meaning and fulfillment, yung ibig sabihin dyan. So, hindi lang yung sinasabi yung ang dinidescribe niya, hindi lang yung mangyayari in the near future na 10 years from now, 15, hindi lang. Ganun ang Bible eh. Kaya nga, nabanggit ko rin kanina, di ba, parang tapos na eh. Yung judgment. Ito yan dyan. Destroyed them.
So ito po ay tumutukoy na naman sa end times, I believe. Tuloy lang natin. So yan, forever and ever. So parang tama, impyerno. Pwede rin yung Babylon, pag kinusgahan daw yun. Okay? Tuloy ko lang. But the cormorant, ano yung cormorant? Hindi ko lang alam yun. Pero yung bittern, alam nyo na yung bittern. Yun yung, ano lang yan, parang manok. Tinignan mo sa ano, parang manok na mahaba ang beak. Tingnan ko nga yung cormorant na yan. Alam, basta hayop din yan. Simula dito, actually, puro hayop na yan. Cormorant. Large, voracious, dark-colored, long-necked seabird with a distensible pouch for holding fish. Parang pelikan. Parang pelikan. So yung bittern, parang ganun din yan. Mahihain daw yan eh. Pero parang manok na mahaba yung beak sobra. So, anong daw gagawin ng mga to? Shall possess it. Ano yung it? Yung lugar nila. Ikala ko may nagusunog doon. Kaya sabi ko nga eh. Minsan yung Bible, may ganyang mga exaggeration. Kala ko ba, nasusunog na, tapos magkakaroon ng bittern, magkakaroon ng hayop doon. Ibig sabihin, lay waste. Okay? Ibig sabihin, yung mga tao makawala doon. Yung sabihin nun. Okay, patay yung mga tao. Dali lang natin, puro ganyan yan eh. And the owl. Nakakita mo yung owl dito? Mukhang owl. Mga forest talaga yan, di ba? Pag ganyan, mga owl kasi doon yan sa gabi. Pero parang agila rin yan, pero nagdadagit din yan eh. So, yung sabihin na walang tao doon, masyado. Ubus na yung tao. And the raven shall dwell in it, and it shall stretch out upon it the line of confusion. Ito yung, again, naging spiritual siya eh. So, magkakaroon daw ng line of confusion and the stones of emptiness. So, yung sabihin nga, saan talagang nakita pa kayo ng ano? Ay, sa mga Pilipino, pag pinaportray nila yung post-epic, post-nuclear, post-apocalyptic. Anong pili ko lang may ganun? May alam. Madami yung alam eh. Nahihiya akong sabihin. Yung kay Terminator, yan. Yeah, so pag lahat na ruin na, ang pangit na, sino titirang tao pa doon? Siyempre maghahanap ka na lang ng bagong lugar kaysa naman doon ka. So yun yun. Minsan pakita nga natin para ma-imagine nyo. So yun, so pag sobrang ang gulo na, malilito ka talaga na confusion and emptiness. Okay, ang pangit tingnan. Actually ngayon, may mga lugar daw sa China na parang ganyan, tawag nila ghost town. Okay, nagpagawa sila, kasi mga pera, pero wala pa may-ari. Kasi yung mga usual, yung mga cities na talagang lumago ng unti-unti, maraming tao dyan eh. Okay, yung ibang lugar, mula, diba, hindi masyado, ganyan. Normal yan eh. Sa kanila, pinatayuan na lang lahat ng building, maganda, na mataas. Wala naman tumira. Kasi iba, hindi natapos. At ang iba, nagkalugi-lugi na. So ngayon, sinira na lang nila. So pag tumingin ka doon, kaya ghost town, walang tao ah. So anong pinipicture yun? Again, na judgment at kawalan. Huling ko lang ha. They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there. Sino bang boss dito? Hindi nalilinis to. Patawag nyo nga yung manager, wala po. Yun, kaya nga madumi. Tuloy lang natin. And all her princes shall be nothing. Princess, mga leader. Wala daw, wala. And thorns shall come up in her palaces. So palaces, alam na natin, magandang lugar. Paano gumaganda isang lugar? Siyempre may nag-maintain. Okay? Parang kanina, yung aking haldin sa taas, na haldin ba yun? Tagal kong di na ano. Eh, yung mga halaman, may tumubo ng mga laki na, taas na.
Ganun yung pinabayaan mo lang eh, kahit anong bagay. Ito daw palasyo, may mga thorns. Kasi nga, wala na nakatira eh. Patay na nettles and brambles in their fortresses. So fortress, parang ganun din, mga castle, pero ito yung mga kastilyo, mga... Suppose yung mga ganda yung mga taas. Magkakaroon lang ng mga halaman na thorns. And it shall come and shall be an habitation of dragons. So yan, may dragon pala talaga. Hindi yan dragon na ano ha. Anong dungeon ng dragon na ano. Satanas actually yun eh, yung mapakita doon sa pelikula. Yung mga dragons, ito po yung mga... Kaya dragon yan, inaano niya, nilulunok niya yung ano. Kahit isang baboy, nilulunok. Lakas nung panganon. Next time, paano? And the court of owls. So may court pala ang owls. Sabihin, doon na nakatira yung mga owls. And the wild beast of the desert shall also meet with the wild beast of the island. Nag-meeting pa, may court, may meeting. Ang galing lang ng scripture. Ibig sabihin, talagang pag-ano na sila, mag-hangout sila doon. And the satyr, naalala niya satyr. Ano yung satyr? Ha? Anong kalapate? Kalahati tao. Yan yung ano, yan yung sa mythology. Pero ano lang yan, mga deer ba yan? O alam ko, malalaking kambing yan eh. Anyway, and shall cry to his fellow, o di ba ganyan mga kambing? Yung screech of owl also shall rest there. And shall find for herself a place of rest. Kasi nga, walang tao na. There shall the great owl make her nest and lay and hatch. Iniisa-isa pa ng Bible doon kasi talagang para ma-picture natin, walang tao, walang nanggagambala, patay na eh. Yung mga hayop na naghari. Hindi lang ano, hindi lang bumisita yun. Doon na nanganak, doon na nagbahay, and gather under her shadow. Kasi mag-anganak ng marami yun. There shall the vultures vultures bakit maraming vulture? Dahil patay na tao eh. Ito po yung mga birds of prey. Hindi lang birds of prey, mga kumakain ng ano, parang raven, ng mga naubulok yan. Everyone with her mate. At nabanggit pa yung may asawa pa daw yung vulture. Ibig sabihin talagang titira na sila doon. Ako nyo ba? May ako na lang itatali ito ha. So kaya sabi dito, tapos na, dinescribe din yung mga hayop. Actually mamaya mayroon pa ulit. Eh sabi dito, kasi pag habang dinidescribe ito, binabasa natin kanina, sana na-ano natin, na-picture natin. Yung magagandang cities. Ano maganda city ngayon? May abang. China ngayon, ang dami na. Ang dami na, pinapayabang din nila. Las Vegas. Hindi alam eh. Makati, maganda ba yun? Dati, yun, BGC na ngayon eh. Sino yung nakapunta ng BGC? Ikaw, Peter, nakapunta ka na doon? Sumay ka pa nga ng bangka eh. Hindi mo alam. Sa kanal, the Binis. Kunwaring Binis. Ganda, di ba? Grabing mahal. Bakit ganun? Ayos na ayos kasi may nakatira. Kaya sabi dito, may mga ganun mga lugar din daw po sa scripture, sa history. Yung Babylon, ang ganda daw po niyan. Sabi. So, nasa na sila ngayon? Wala na, puro alikabok na. Sabihin, kayang gawin ng Diyos yan at ginawa niya na nga yan. Gagawin niya ulit yun. At napansin ko sa mga malalaking city, ano yan, tampulan ng kasalanan yan. By the way, yung Thailand daw ay same-sex na ano. Hindi tayo nagtataka, yung bakla daw prostitution doon. So, hindi tayong gumaya. So, yun, kaya huwag kayong tataka, galit ang Diyos sa mga nation. Okay? Kaya inulit niya,
Seek ye out. So, hindi mangyayari yan. Mangyayari yan. Hanapin mo sa Bible. Sinabi yan paulit-ulit. Nung panahon nila kasi sa Isaiah, medyo ano pa lang to eh. Hindi pa bumagsak. Niragamal, hindi pa bumagsak yung north. Hindi pa. Maaga pa to. Hezekiah pa lang to. Tama, hindi pa. Hindi, bagsak na ata. Hindi, oh, pag ganun na, di ba? Malapit na. Kasi nasakop na yung ano eh. Actually, nakatating yung Judah yung pero na-ward nila Assyria, di ba? Kung maalala nyo yung. So, sabi niya, mangyayari yan. Siguro itong mga tao noon, kahit natin ngayon eh, pag pinag-usapan mo, gera, eh, may kilala, naabutin niya pa yung mga lola-lola nyo. Si, ate yan, ilang taon ba yan? Si lola mo? 88? 77, bata pa yun. Yung mga lola namin, lola-lolo namin, yun ang umabot sa panahon ng hapon. Kaya mga kwentuhan nung ganun. Kaso, pwede, magkasawa ka rin naman. Pero yung makwento nila. Kaya siya yung mga bato ay tinatapong. Matindi po yung gera. E kaya pag kinuwento mo kayo, paano natin naitindihan? Ha? Ano ba yun? Kaya dinidescribe na sa atin ng Bible dito, huwag kayong tawag dito, pa-easy-easy dyan. Amen? Amen. Ito, nangyayari na sa ibang bansa eh. Wala yun, totoo ba yun nangyayari sa Ukraine? Totoo yun, kasi pumunta doon. Eh ngayon, Lebanon naman, di ba? Eh, may mga kamag-anak, sige, sino may kilala kong taga-Lebanon? Ano may kilala kong Lebanon? Mga DH, marami dyan. Lumutang ko, meron mga Pilipino daw doon. Oh, kala mo, ha? Wala. Kaya ngayon, ito, bibigyan natin din, pag sinabi ng Bible, mangyayari. Yung panahon na Isaiah, paulit-ulit yung before pa kay Isaiah, actually kay Moses pa lang, sabi, pag nagloko kayo, sasakupin kayo, ubusin kayo, sinasabi niya sa panahon pa lang ni Moses eh. Paalisin kayo dyan. Kasi sinasabi niya dito, kung di ka naniniwala mangyayari yan, hanapin mo kasi. Sinabi na yan, dinescribe pa nga isa-isa, bakit, paano. So, ibang detail syempre wala, pero still, totoo yan. Kasi sabi niya, and read, no one of these shall fail. None shall want her mate. For my mouth, it hath commanded, and his spirit, it hath gathered them. Ganda nun ah. Ibig sabihin, oh, nakinumad ng Diyos, sinabi ng Diyos, kaya mangyayari yun. Pero sabi, and His Spirit, it had gathered them. Ano yun, them? I believe, ito yung sinasabi dito, yung salita niya, kaya ibig sabihin, alam yung pag inaral niya yung Bible, sino man nagsulat niyan? Ang ganda ng history ng Bible kasi, hindi basta-basta na isulat yan. Nakikinig ba? Amen. Ay, sulat tayo ng Bible din. Yung Jehovah, tsaka yung, sorry, yung Mormon. Eh, may Bible din kami. Sino pa nagsulat niyan? Eh, si ano, yung Angel Kesyo na ganyan. Sa akin na nagpakita, hindi sa inyo. Eh, itong Bible, naku-arali nyo na. Actually, ang ganda kung may time kayo. Arali, ang ganda, ang yaman. At hindi yan, kahit hindi naniniwala kay Jesus, basta historian yan, pinapatunayan nila kung nakasunod sa Bible. Alam nyo ba yun? Napakaganda. So parang ginador nyo yung totoo yung paniwalaan nyo, parang ganun. At yes, matakot kayo sa judgment ng Diyos. Parang ganun sinasabi. And last, He hath cast the lot for them, and His hand hath divided it unto them by line. They shall possess it forever from generation to generation shall they dwell. Sino yung they dyan? Sino pinag-usapan natin kanina? Mga hayop. Obviously, ito yung immediate fulfillment ng mga hayop nga. Pag inubos yung tao, sino titira? Hindi na tao, hayop. Ngayon, sino yung sa end times na ganun? Para sabi, ang swerte naman, no? Parang kanina minabasa nyo, di ba? Mga nag-hangout pa sila sa palasyo, mga owls, mga dragon. So, inisip nyo, nabanggit ko sa inyo yung mga katulong, parang minsan sila yung masaya eh. Yung amo nila, sakit ng ulo, nag-business. Wala naman madala sa bahay.
Yung mga ganda, sino nag-i-enjoy sa bahay? Mga katulong. Ang swerte naman. Ito wala swerte. Minsan pag doon ka nalagay ng Diyos eh. Alam nyo ba yun? Nakikinig ba mga bata? Huwag na huwag kayo papa-intimidate sa mga panluloko sa libutan. Ay, wala akong makukuha pogi dyan sa church. Kala mo lang yun, meron yan. Amen? Amen. Ang ganda, meron yan. Amen? Amen. Tinan nyo ako. Diba, ang swerte naman. Ayun nga, tinidescribe dito mga hayop, ang swerte. Pagkat Diyos kasi ang gumawa. Nakakuha nyo ba? Nakikita yung drift ko. So ngayon, sa panahon natin sa end time, sino yung swerte? Pag inubos na ng Diyos, yung mga ginantihan niya, mayayabang kasi. Kala lang, di sila mawala. Ngayon, nag-ahari sa sino yun? Mga anak na ng Diyos. Eh, ba't inakupang tayo sa hayop? May alam yung Bible, misa ganun eh. Hindi tayo mukhang hayop. Ibig sabihin lang, parang swerte ng hayop. Well, hinusgahan yung tao eh. Sa panahon natin, ganun yan. Hindi ma-imagine ng mga tao yan paano mga walayan mo ngayon. Mga Kristiyano, para tayong minamata. Alam nyo ba yun? Pag mga kausap nyo, mga ano, alala ko kasi, nagkaroon kasi ako ng boss na ganun. Talagang, hindi ko lang pinatulang kasi nga, hindi naman kailangan eh. Nakakalimutan yung tao, sabi ba naman, kasi yung isang office mate ko, pangalan, Christian. Sabi ba naman, oh, that name, are you really Christian? Ganyan. Alam nilang, ano, ganun na lang. Ang lakas mga asal niya mga yan. Kahit yung mga, hindi describe sa inyo, pero sana nakukuha niya ating, ano, kaya galit ang Diyos dyan, hindi wala lang. May mga ginawa yung mga taong yan, kaya nasa posisyon dyan, alam nyo ba yun? Ngayon, mga bilyon pala, mga ano, no? Alam, buong pamilyong bilyon, nasa ano na eh. Sa Senate. Sige lang. Mahala kayo dyan. Ayun, Duterte, Marcos, Aquino, parang wala na, naubos na. Ngayon, meron pa, no? Yung mga bam. Ang Diyos ng mga yan. Sana mauso naman, mga Sanyo, mga Roble, no? Amper. Sa langit na yun. Okay. Yeah, so yun po yung sinabi dyan, he shall cast the lot for them and his hand hath divided unto them by line. So talagang parang langit na yun. Again, ha, sa langit, di tayo patas-patas. Sino yung magkakaroon ng malalaking lote doon? So, malaki naman lote. Totoo yun. Totoo naman. Pero, maganda pa rin mas malaki lote mo. Amen? Amen. Mas malaki ang reward and shall possess it forever from generation to generation. Saya? Ito, medyo insecure pa kami dito. Pero okay na rin, di ba? Yung isa kasi magmabaha dito para akong, pag-ano na ko. Nahingit ako kayo ng Brother James. Eh. Ito pa. Anyway, pag sa millennium na tayo, sa new heaven and new earth, masaya. Amen? Amen. So, ito ba yung basto? Seek ye out the book, out of the book of the Lord. Diyan tayo nagkakaiba. Alam nyo ba yon? Yung iba, nakapansin ko ha, kahit matagal ng Kristiyano, minsan, ay mga ganun talaga eh. Minsan, dinasakyan na rin ng basta, hindi ka nakikinig. Kasi at least, huwag ka lang aalis. Kaya sana hindi tayo ganun. I mean, talagang, yan mo yung seek ye out of the book of the Lord. Yung wag yung ano, despise yung inyong Bible quiz. Yan nag-uumpisa yan eh. At least pag nakukuha-kuha niyo yung mga lugar, mga pronunciation, mga kwento, ma-familiarize ka dyan, maganda na rin kayo dyan. Tapos ngayon, kasi again, pag nagkukwento ako dito, mabilisan lang eh. Sabi ko, ganda ng kwento. Ikaw, hindi ka makarelate. Hindi mo alam eh. Kasi ang gano'n na sa pastor eh. OA ka naman, pastor eh. Hindi mo, ikaw hindi nakakaintindi. Saka isa pa. Pa 10 minutes pa ako eh. Meron isang pelikula na naman eh. No? Gamitin ko lang kasi ano eh, at least nakuha niya idea. Kesyo, pumunta lang sa future yung bida. Pumunta sa future, pwede ba yun? Reality, hindi pwede. Yung kwento kayo. Pumunta siya sa future, bumili ng
almanac, parang ganun. Almanac. Basta nakalagay daw doon kung sino mananalo. Mami. Ano ngayon? Ay, sinabi. Pata dyan na ba yun? Anyway. Basta nakalagay doon kung sino mananalo. Mga sa basketball. Ano ba yun? 2024. Sino ba naglalaban yun? Hindi ko alam eh. So, this month, 2024, ano ba yun? October, kunwari, championship. Sino ba magaling ngayon? Hindi ko alam eh. Ha? Boston, saka Lakers. Maglalaban October. Alam mo ba mananalo? Siyempre ngayon, hindi pa. Pero pag bumili ka ng almanac, kaya kung ano man yun, yearbook, kung ano man yun. Bumili ka sa next year, nakasulat na yon. Imagine nyo na. Tapos bumalik ka ulit dito ngayon, pupusta ka dun. Ano mangyari sa'yo? Yayamang ka, di ba? Ba't ka ba nasabi yun? Nalimutan ko tuloy. Ba't ako pumunta dun? Ayun. Ayan. Pag mayroon ka nun, anong halaga nung ano? Nung almanac na yun? Ha? Ha? Pwede bang bilhin ng 1,000 yun? Hindi, kasi sobrang halaga nun. Alam nun yung future. Tayaan mo lang yung sinabi, o tayaan mo to ha. Ito mananalo sigurado. So, gano'ng kahalaga yung libro na yun? Irish. Ha? Sinasabi doon kung anong mangyayari. So, gaano kahalaga yun? Sobrang halaga nun. Basta wala naman tayo yan eh. Ito. Amen. 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 Basahin nyo. Kahit ako, kahit noong una rin, siyempre si Pastor parang ano, hindi na alam. Hindi ka kayo may sisisi. Ganun talaga sa umpisa eh. Iti wala dyan. Pero nung nakikita ko na isa-isa lang yan, hindi nyo nga maintindihan lahat yan eh. Nakikita, bakit kaya tama yung decision niya? Bakit kaya? Ayun. Again, hindi tayo pupusta sana. Pero parang ganun. Sinabi ng Diyos, magsipag ka, may reward ka. Magsipag ka ba? Pag hindi ka niniwala, hindi. Yan ang kakaalaman niya. Kung sino niniwala dito, hindi mo kailangan, basta, alam mo ba kung sino niniwala dito, basta, oh, alam ko na nga eh, sa tingin, itsura niyo pa lang eh. Subukan niyo dito, ikaw ba, balik ka dito. Balik ka dito. Kaya, yeah. Tingnan mo sila, sinang din nakikinig? Nakatikip. Kita mo agad, di ba? May huwag ka matulog, ha? Ganun yun, hindi, sige, Samuel. So, ganun yun, kaya hindi ka makakalimutan sa akin sa sabi ni Pastor. Sa tingin ko pa lang sa inyo, alam ko na yung pagpapalain sa inyo. Yung sabi niya eh. O syempre, hindi naman yasabihin yun. Baka maging self-fulfilling prophecy. Pero, totoo nga yan, totoo talaga. Ano, pusta na. O, basahin nyo na. Kasi yung alam nyo, again, balik tayo, may time pa ako, 6 minutes. Yung iba ganito ano, nag-iipon yan. Yung mga ganyan, kahit mga bata, mga may kapitbahay kayong ganyan. Ganitong bala ko sa buhay, ito yung aking grand plan. Ano ginagawa na iba? Mag-iipon lang ako, magmamigrate ako. Bakit? Kasi yung bansa na yun ay mayaman, pagandong ka na, malay sweldo. In a way, totoo yun eh. In many ways, totoo yun. Pero doon, ikaw yung ano doon. Alipin doon. Gusto mo ba yan? Yung malaki ng sweldo. So in a way, again ha, kung mundo-mundo lang, walang problema. Pero again, nabanggit nga ni Bad, i-renounce mo yung pagka-Pilipino mo. Ganun yan. Eh paano kung nire-represent ng US ngayon, eh kalokohan na, kabastusan or something. So, why not i-develop mo nalang sarili mong bansa? Amen? Amen. Yan parang gusto ko sabihin dyan, parang pumupusta yung mga yan. Nangimili na yung mga yan. Kaya again, pag tingnan mo yung mga kanya-kanyang ano yan eh. Yung mga bansa, kanya-kanyang yun ang commercial nila yung bansa nila. Napansin niyo ba yun? Ganito ang mga batas sa amin, ganito yung mga tax sa amin, mababa. Yun ang commercial nila kasi alam nila,
Yung taong nagpaplano, isang araw magmamigrate, pipili na yan, mayayaman. At kung napili yung bansa nila, lalo na yaman yun. Kasi hindi na tumatanggap yun ng mga, hindi na tumatanggap yun ng ano. Kaya may interview pa po yan eh. Ngayon ko na napagtahi-tahi yan ba di? But gano'n, syempre, alam ka naman yung migration, kaya napaka-higpit niyan. Dati yun. Eh ngayon nga, nakaiba yung mga politiko nila eh. Kaya napagtatlo ko nga, ang galing. Kasi gusto nila lalong yumaman. Hindi naman sila pagpapapasok doon ng mga syunga-syunga, walang skills, di ba? Kaya yung mga, mauiwan ngayon sa Pilipinas, mga syunga-syunga. Masakit, pero ganun talaga. Pero hindi lahat ha. Kasi dito pa ako. So, tawag dyan. So, kung tawag nyo na doon, brain drain. Ay, yabang niya mga yan. Kaya, ngayon yung Japan, iba rin ang discount niyan eh. Pero, doon sila nagkamali. Hindi sila nagpa-migrate. So, anyway, so, yun yun. Kaya, para kang pumupusta doon. So, tanong ko sa inyo ngayon, saan bansa pupusta? Pustahan na tayo ngayon. Saan bansa maganda mag-migrate? Pilipinas! Hindi rin. New Zealand. Hindi rin. New Zealand! By the way, taga New Zealand pala yung Dali daw. Mayari yan. Dali. O, New Zealand na tayo. Kasi maraming baka. At pinakamalayo daw sa kung sakali mag-World War. So, di ba nakita nyo na nasa? O, gusto nyo doon? Sinong gusto New Zealand? Sino ba? Saan? All the nations nga eh. Ano yung bansang pipiliin nyo ngayon? Lord. Jerusalem. Yun, di ba? Not the worldly Jerusalem. Sa langit. Amen? So, kung paano pag nakakita ang kapitbahay nyo, ba't nagsisikap yan? Paano makapag-migrate ako? Ikaw naman, baliktad. Ba't ka nag-soul winning? Ba't ka, sipag mo soul winning, likod ka lang sa Diyos. Kasi magmamigrate din ako dun. Nag-iipon na ako dun ang hindi lang visa kung ligtas ka, sigurado ka na dun eh. Kayamanan. Amen? Amen. Yun ang message dito. Basahin mo yung Bible mo. Again, kung di mo binabasa yung Bible mo, wala. Hindi mo maintindihan yun. Ano, nakahang ka lang sa sinasabi ni Pastor. In a way, nakakatuwa yun. Pero kulang yan. Katulad yan, nangyayari ngayon sa Pastor na kilala natin. Nashake-shake po yung ibang tao. Naniwala ako dyan. Ganyan pa. Malupit pala yan. Kasi nisira. Nagkakasiraan eh. Ano mo yan sa spiritual pag sa tao ka lang nakatingin? Hindi mo binabasa yung Bible. Ano mangyari sa'yo? Sasala ka. Okay? So again, huwag kayong paano dyan sa mga bansa. Ngayon, may mga iba talagang ganun eh. Kaya mga ibang kilala ang Kristiyano, talagang hindi na ganun, sumusumpa. Ako, hindi na rin eh. Hindi ko sinabing request. Nasa inyo na yun kasi sinasanay kayo eh. Dito, hindi nyo malalamin yung totoo. Hindi nyo malalamin sumumpa sa watawat ng ano. Ganito, wala tayong watawat dito. Napagtanto ko rin yun eh. Kanya-kanyang pa, ano yan eh. Politika yan eh. Nag-unahan sila sa kampangyarihan. Mga sirahulo naman sila. Kanina tayo sumpa ngayon. Diba? So, simula ngayon. Yan, ito tayo, yan, mga naututong sumumpa. Flag ceremony. Ha? Ay, kung inipilit kayo, hindi makisakay lang kayo, pero bago nyo isipin si Pastor dito kung ano tinuturo sa inyo, sige, kumpara nyo. Amen? Amen. Bakit pinapasumpa tayo dyan? Sabi sa Bible, huwag kang sumumpa. Maniwala ka lang, basahin mo to. Para hindi yung allegiance mo sa Diyos, parang pinipilit. Parang si John Anderson. Yun. Parang naging ano yung pangalan niya ngayon. Byword. Amen? Amen. Basahin niyo yung Bible. Diyan niyo makikita kung paano natutupad isa-isa yung pangako ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos, kung paano sila pinagpala, pinotektahan ng Diyos. Tapos ngayon, matatakot ka pa. Hihina-hina ka pa, nagpata, nag-iipon pala tayo sa langit. Ang daming pangako sa atin. At sabi doon, sigurado yung matutupad yun. Walang hindi, walang sasala dyan.
So yung kung sumigaw ngayon, gabi na. Hindi nga lang isigaw yan, amen? Amen. Alamin niyo yung kalooban ng Diyos. Huwag niyong hintayin ako dito, sigaw-sigaw, parang, basta kulang yung sigaw mo ngayon, di ako naniniwala. Basahin mo ito, hindi naman. Basta ano dyan, isa-isahin mo, isa-isa. Seryoso ka, ha? And then, of course, magkakaintindihan tayo sa inaaral natin dito kung binabasa mo yan. Amen? Amen. Sino may nation na talagang Kristiyano? Ang daming mga nation ng ano nila, cause eh. Kaya simple lang yun eh. Kaplastikan nga lang, isa totoo lang. Doon basta may Christian flag, wala pa tayong Christian flag dito. Ito, yung flag. Ilagay mo sa puso mo. Amen. Hindi tayo mahilig sa mga ganun eh. Napansin niyo ba? Doon may Baptist na gustong gumaya ng ganun eh. Sa iglesia daw, may sticker eh. Tayo wala. Sticker, may sticker din ng Hello Kitty. Sa buhay mo makikita yon, sa pinipreach mo, soul winner ka ba? Gulat na gulat yan, na si Drapi naging soul winner na matindi yan. Kailangan maglagay ng ano ng verse dyan. Kilala ka nung mga yun. Amen? Amen. Yung mga kilala sa Facebook, post ng kung ano-ano. Sige lang. Si ano, yun ang ginagawa ni Brother James. Malaman, mayinginig yun. Amen? Sana nagkain din tayo, so seek ye out the book of the Lord. None of this shall, and read it, none of this shall fail. Amen? Pero hindi ko na hataw, hatawin ko. Yan. Yan ang judgment ng Diyos sa kanila. Maswerte ang mga ibon. Sinong bittern dito? Sinong unicorn? Let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, at pinakita niyo pa ngayon yung event sa ganitong obscure na chapter. Actually, hindi rin. Salamat po sa knowledge, sa wisdom, at ang Bible ay na survey na namin sa church, ng lingkod, Panginoon. So, hindi siya may tapit din. Nawa, makita namin. Doon yung pag-asa namin sa inyo, sa inyong libro. Ninaan ka lang mag-invento ng anong talagang ginagawa sa libutan, may kwento-kwento dito, kanya-kanyang kwento sila ng success. Kasi may mga heroes, ganyan-ganyan. Lulukon lang sila, but actually, dapat pang hawakan ninyo yung salita, Panginoon. Yung salita, yung patotoo nyo, yung paano yung papalain, at ang mangyayari the future. So, Panginoon, dito pa yung maniwala. At tuloy-tuloy lang po kami, Panginoon, ay napansin namin pag-insan nangihina yung iba, tinatamad, Panginoon, yung mga example, Panginoon, kailangan talaga namin ganitong klaseng encouragement, yung salita, paulit-ulit po yan, sinisigurado nyo kami, na-assure nyo kami na ito lang ang mangyayari, and therefore, kung may niwala kami dito, Panginoon, hindi kami nanghihina, magpapatuloy lang kami, yung mga sanlibutan, Panginoon, na, again, ginagaya yung inyong paiging maganda at grand, or mayaman, malakas, maintindihan namin, Panginoon, na kayo po yung ginagaya lang nila. Ang pinaka-wisdom and might ay nasa inyo, kalakasan, kapangyarihan. So, unahin namin kayo. Hindi po nga naman karirya, pangarap namin sa buhay, Panginoon, pera. So, I pray na, again, hindi madali minsan, pero hinihingi po namin ang inyong tulong. Bigyan namin ng wisdom, Panginoon. Bakit isa dito, Lord, sa mga bata, establish po sila sa inyong salita. Nagandip po kami ang bawat isa. Tiwala kami sa inyo, Panginoon. Sa mga ibang bagay pa po, trabaho, kalusugan, mag-aaral, Panginoon. Kaya pong gagabay sa bawat isa. Protect tayo ng bawat isa. Lalo po kayo maglalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.